Yo, what's up mga idol? For today's video, ang gawin natin ay yung cellphone na hindi po nagtatouch. Ang model po nito ay Samsung A72. Kung napapansin nyo po mga idol, ang takip niya ay hindi na po nakakabit at kulang na isang screw. At ayan mga idol, ito po ang naging issue niya. Ayan, hindi po nagtatouch ang screen, wala po siyang reaction. So, chinek na ito sa service center. Ayan, ang mga gasto daw po niya ay 7,000. Papalitan daw po ng LCD. Ayan, hindi po daw niya kayanin ang 7,000 kaya kinuha niya po kagad. At ayan mga idol, ang sabi niya, sinisting daw po ito ng Flex at ganun pa rin daw. So ayan, subukan po natin mga idol kasi ang Flex po nito ay connected po doon sa pinaka LCD touch. At ayan mga idol, una baklasin muna natin yung screw at mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, grabe po ang laki po ng magagastos niya dito. At tingnan po natin mga idol kung 7,000 pa rin ba ang magagastos niya dito sa unit na ito. At ayan na nga mga idol, ang tamang paliwanag po dito kung bakit nasisira, alamin nyo po sa video. Ayan mga idol, so wala talaga siyang reaction, hindi po natin ma-off. Kaya ngayon gagawin natin mga idol, tanggalin na lang po natin yung battery. At ayan, tanggalin din po natin ang screw sa baba. Dahil nandyan po, nagkakunikta ang LCD. Grabe mga idol, kapag magpalit po talaga kayo ng LCD, lalo na sa mga service center, dahil original po ang screen nila, talagang 100% ay napakamahal po ng original na galing sa unit or service center. At ayan na nga mga idol, nung tiningnan ko po yung ilalim, ayan, ito po yung screen niya mga idol. Ang single talaga sa kanya dito ay 7,000. So kung ikaw mga idol, at dalhin mo sa service center, siguro hindi mo na ito gastusan. Ayan. Ayan, kaya kumuha po siya ng idea mga idol, nag-second option po siya at napanood po ang ating video mga idol, kaya dinala po sa atin. At ayan na nga mga idol, nag-order po ako ng Flex nito at 3 days po ito bago na ayos mga idol, dahil wala pa po itong stock sa supplier ko at sa kabilang supplier po ako bumili. At ayan na nga mga idol, nung dumating po ang pinaka-Flex mga idol, ayan, sinubukan ko siya kaagad. At ayan mga idol, tanggalin natin yan. Yan po yung LCD Flex connected doon sa charging sa display. Ayan. Kung napapansin niyo po mga idol, ang tamang paliwanag po dito kung bakit ito nasisira, dahil natutupi-tupi po ang pinaka-Flex. Ang Flex na to ay connected sa display, touchscreen, charging, vibrate at speaker. Ngayon mga idol, ang naapektuhan dito yung touchscreen, dahil ayan, kung napapansin niyo mga idol, ang pinaka-Flex po nito ay natutupi-tupi. Ayan, ito po yung linya ng LCD mga idol, papunta doon sa pinaka-board, main board. Tips ko sa mga user na to mga idol ng ganitong unit ay huwag nyo po laging diinan, dahil kapag nadiinan talaga yan, doon na po yan magsimulang magloko. Ito po yung pinaka-likod niya mga lods ay plastic lang talaga. Ayan, kitang-kita po yung pinaka-lamat niya. At sana mga idol, dito lang po ang sira para hindi po talaga gagastos ng ganong kamahal, 7K. Kung ikaw mga idol, gagastos ka ng 7K sa ganitong unit, gagastusan mo pa ba? Comment down below. At ayan na nga mga idol, ito na po yung Flex na binili ko. So dalawang piraso po ang binili ko para matesting talaga natin ng tama. At kapag hindi talaga magta-touch ay nasa LCD na. Ayan mga idol, una isalpak po natin. So baba po yan, charging, LCD, ayan. So dalawa po yung kabitan sa baba. Ayan mga idol, nakabit na po natin. At ayan, kung napapansin nyo mga idol, mukhang nasungkit din po ang ilalim. So sana okay pa ang charging mga idol. So connected po yan sa charging ang nasungkit. So nagkamali siguro ng angat, kaya ayun, nagkalamat siya, namalat. At ayan mga idol, subukan natin i-charge. Kapag mag-charge po ito, ay okay pa ang charging board. So ayan mga idol, dahil natusok po kasi mga idol, so napingas po ng konti. At sana mag-charge mga idol at hindi makaipikto doon sa napingas. At ayan mga idol, nag-charge po siya 12%. At i-on po natin mga idol kung talagang mag-touch na ba siya ng normal. At grabe mga idol, kapag mag-touch po ito ay ibig sabihin okay na po sa Flex. Dahil na-testing na ito mga idol, kaya ang sabi sa kanya, aabot daw ng 7,000 ang magagastos. Kaya kinuha na lang po niya mga idol at nag-second option siya. At dahil napanood ng ating video, ayan, din pinadala niya kaagad. O pinuntahan niya po ito mga idol, nag-walk-in po ito at pinaiwan ko ito dahil naubusan po ako ng stock nito. At pati yung supplier ko naubusan dahil marami po siguro kumukuha nito, iba-ibang technician. At kaya siguro marami pong unit na nagka-problema sa ganito. At ito po yung pinaka-issue talaga niya mga idol, ayaw matouch. Minsan naghang. At ayun mga idol, subukan natin i-touch. At ayan na nga mga idol, kung napapansin niyo po, 100% nag-touch po siya. So siguro, gusto lang siguro kumita yung Samsung Service Center ng malaking halaga kasi kung tinesting po ito na at sineryoso ito sa paggawa doon mga idol, ay sigurado ako hindi na po ito aabot dito. Ayan, 7,000 po ang kanyang gagastusin. Kung napapansin nyo mga idol, dito lang po pala sa Flex. O, hindi natin alam mga idol kung tinamad lang siguro ang tao doon or yung technician doon sa pinaka-service center. Kasi kung nagkataon talaga mga idol, hindi na po ito aabot dito kung sineryoso ito paggawa doon. Kasi kung napapansin nyo kanina mga idol, baklas na talaga siya. So iwasan nyo lang mga idol, madiinan nyo
inyong likod dahil dito po magsimula ang pinaka problema talaga niya. Natutupi po yung pinaka flex or nagkakalamat. So yung linya niya ay nasisira po siya. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po, normal na talaga ang touch. Next natin gagawin mga idol, ibalik muna natin lahat ng screw at tingnan po natin mamaya kung nag-normal na ba talaga siya, hindi po magluluko. At dito talaga natin napatunayan mga idol na hindi po lahat ng mga gumagawa sa service center ay seryoso po sa kanilang mga gawain. Ayan mga idol, kung napapansin niyo talaga kung tinesting nila ulit to, baka unang salpak nila ay hindi gumana or sablay lang siguro ang nakabit nila. So hindi siguro na tinesting ng isa pa. Kaya nung dito mga idol, so dalawa po talaga ang kinuha ko. So isang salpak po lang talaga ay gumana na siya kagad. At grabe mga idol, tingnan po natin kung mag-normal na ba talaga ito. At sigurado ako, sobrang napasaya natin ang may-ari dahil nakaligtas po siya sa 7,000 na singil sa service center. At ang please naman nito mga idol, kasi marami naman po tayong ginawa nito, hindi naman po nagluluko hanggang ngayon. So yung iba nito mga idol, 6 months, 7 months na po mga ginagawa natin. So hindi lang po ito isang best time gumawa ng ganito mga idol, marami na po. So wala naman pong buwabalik ang sira. So lahat po na nagpagawa ng ganito mga idol sa mga flex ng ayaw matas ay talagang nag-normal na po lahat hanggang ngayon mga idol. So mag 1 year na po ang mga gawain natin ito mga idol. So wala naman po ako nakitang may bumalik na problema. So ang pinalit po natin mga idol ay magandang klase na talaga yan. At talagang magno-normal na po ito lahat. At ayan mga idol, lagyan po natin ng guma. So dahil kanina wala pong dikit ang likod, so nilagyan ko po siya ng pandikit para pagbalik natin sa may-ari ay pwede na ito gamitin ng normal at hindi na malalaglag ang takip. At ayun mga idol, i-charge ko muna ito sa loob po ng isang oras para matuyo po yung dikit sa likod na nilagay natin. Kasi kung hindi po yan matuyo mga idol at tanggalin natin kaagad ay matatanggal-tanggal din yan. At ayan na nga mga idol, after 1 hour, so nag-46%. So mabagal po ang charger natin dahil class A lang po ang ginamit natin. Isa schematic lang po natin pala chinards. At ayan mga idol, tingnan po natin kung nag-normal na ba talaga siya. So i-on na po natin. So ayan, napit na po natin mga idol, hindi na po yan natatanggal. So kanina nung dinala po sa atin ay talagang backlash na siya. At kulang na rin ang isang screw. Kung akala ko dito mga idol talaga ay sa LCD na dahil galing na sa service center. At buti na lang mga idol, ayan, nagawa natin ang paraan. At ayan mga idol, i-on na po natin at tingnan po natin kung nag-normal pa rin ba ang pinaka-touch niya at hindi pa rin ba ito nagluluko. Ayan. So antayin po natin mga lods. So medyo loading po ito dahil marami po sigurong laman ang loob. Kaya magbubura din kayo minsan. Ayan, nagbukas na po siya at tingnan natin mga idol kung nagtatouch ba ulit siya. Kasi kung magluko man ang touch mga idol, hindi po ito magtatouch. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, normal na po talaga siya. So kahapon po itong nakuha mga idol. So nag-normal na talaga siya hanggang ngayon. Nung in-upload ko po ito ay wala na pong naging problema. At ayan na nga mga idol, kung napapansin nyo po, normal naman lahat. Natataasan ang LCD, nabababaan. So ibig sabihin mga idol, wala pong problema sa LCD. Nasa flex pa rin. So ayan mga idol, sana kung meron po kayong mga ganitong unit mga idol or isa po kayong gumagawa, bago nyo po palitan ng LCD, itest nyo muna sa pinaka-flex para doon po magkakaalaman kung saan ba talaga ang problema. Ayan mga idol, normal ang charging. Wala pong problema kasi ang flex connected po sa charging. At ayan mga idol, normal ang touch talaga niya, walang pagbabago, sobrang soft touch dahil original pa ito. At ito lang talaga ang pinaka may tama mga idol. Para makaiwas po kayo sa ganitong problema, huwag nyo po dinan dito banda sa likod. Ayan mga idol, hanggang dito lang po ang ating video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video.